Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So sa araw na ito ay gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil naka 50,000 subscriber na po tayo at hindi po natin mararating yan kung hindi dahil sa tulong nyo at patuloy na pagtantili dito sa ating channel. Again, buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. So marami po sa atin ang namamasukan at yung iba nating kababayan ay nagtatrabaho sa ibang bansa o yung mga OFW. So patuloy silang kumakayod at naghahanap buhay para maitaguyod ang kanilang pamilya. So bali sa araw na ito ay pag-uusapan natin ay isang negosyo. So bakit negosyo? Kasi po ito ay pwedeng pagmulan ng kita o ikang ay source of income. Ito yung paupahan. So sa araw na ito ay babahagi po namin kung magkano ba talaga ang magagastos kung ikaw ay magpapagawa ng 4-door apartment. Anyway, sa mga bago pa lang dito sa channel na ito, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa po akong licensed civil engineer at contractor din. Kung ikaw ay may isang lote at hindi naman nagagamit sa mahabang panahon at ikaw ay nakatiwangwang lang, bakit hindi natin ito lagyan ng isang paupahan? Katulad po dito sa video na ito na ibabahagi namin na yung kanyang lote ay more than 15 years na hindi nagagamit. So naisipan ni owner na pagawan ng kanyang apartment sa simula kahit man lang apat. So kasi ito lang yung kakayanin ng kanyang budget. And then kapag nakaipon na uli, sa kanya ito dadagdagan. Ang sukat nga po pala ng lote ay nasa 170 square meter, bali 8 meters by 21.33. Yung nakaharap sa kalye is bali 21.3. So bali ang depth ng lote mula sa kalye papunta sa likod ay nasa 8.04 or 8 meters lamang. So bali ang nangyari doon, sa left side muna tayo naglagay ng istruktura and then doon sa right side, eh saka na lang uli papagawa kapag nakaipon na siya. So dito makikita niyo yung bakod ay medyo may kalumaan na kasi more than 15 to 20 years na itong hindi nagagamit. Sabi ni owner, eh wag nang galawin para tayo ay makatipid din dito. So bali original plan po nito, gusto na may-ari na may loft. Kapag may loft ka, dapat 3 meters plus 1.5 to 1.6. So that is more than 4.6 na sa isang floor. And then kapag 2 floors, that is more than 9.2 meters na. So, ang mangyayari po nun, kailangan natin dito ng soil testing. So, nag-conduct din po kami ng soil testing at ito po ay isa sa mga kailangan kapag tayo ay magpapatayo ng kahit anong istruktura, kung ito ay bahay na lumalagpas ng 2-3 palapag, ay kinakailangan na po ng soil testing para malaman yung bearing capacity ng soil. Yung bigat ng istruktura ay kaya niyang dalhin. Soil testing is primarily done to test the bearing capacity. The soil must have the ability to withstand the weight of the building. Quality soil not only determines the bearing capacity, but it ensures to determine the structure stabilization. Normally kasi, ang standard na height ng bahay ay nasa 3 metro. Kapag loft type structure na, matadagdagan to ng kalahati. So magiging isa't kalahati yung kada palapag. So that is 4.5 meters. And then kapag 2 palapag na, that is 9 meters na. So masyadong mataas, ahaba yung mga poste natin, lalaki yung mga biga, so mas magiging magastos. So nag-change ng plan ni si owner para mas makatipid at kumasya yung kanyang budget. Bumalik siya sa 4-door unit apartment. So dito, nauna na yung soil test bago nag-change ng plan si owner. So nakapagpas soil test na kami. So ganun, kapag matataas na yung istruktura, i-re-require na tayo ng building officials or ng engineering department doon sa ating town na mag-conduct ng soil testing. Bali, ang kagandahan nun ay malalaman natin yung soil bearing capacity at doon tayo makakapag-design
kung gaano kalapad ba yung pundasyon natin, kung gaano kalalim ba yung pundasyon natin para dun sa ating istruktura. So yun nga mga tol, nagkasundo na kami ni owner. So bali, ang itatayo na lang natin dito ay two-story at four-door unit apartment. Ang design nito ay para sa mga nagsisimula pa lamang mag-asawa and then may isang anak o di kaya na may dalawang anak. Kasi medyo maliit lang yung area. May isang kwarto, may living area, may dining area, may kitchen, may bathroom, at may washing area. Ganun din sa second floor. Parehas lang ito ng design. So yun nga mga tol, dumami tayo dito ng mini bako. Ang kagandahan nito sa paggamit, napapabilis yung trabaho. Kasi sumubo kami na maghukay. Pero natagalan kami kasi nga, konting hukay mo lang, may tubig na agad. So sa paggamit ng ganitong klaseng equipment, napabilis yung trabaho ng excavation. Ano? Umabot lang from 9 a.m. to 3 p.m. tapos na agad yung excavation natin para sa lahat ng poste. Gumamit tayo ng PVC ceiling. Ang kagandahan sa paggamit ng PVC ceiling ay less maintenance na ito. Hindi mo na ito pipinturahan. Hindi na after 5 years magpipintura ka kasi hindi na. Magiging problema mo lang dito ay pinaka-priming mo kung ito yung matatagasan ng tubig. Ito ay kakalawangin. Pero overall, mas magandang gamitin ang PVC ceiling para sa mga exposed ceiling sa ating bahay. So bali dito mga tol, gumamit din tayo ng steel hamba. So alam naman natin na problema sa mga bahay natin ay yung hamba kasi doon nagsisimula ang anay. So ito, ginamitan na natin ng steel hamba para wala na tayong problema. So bali naglagay din tayo dito ng aluminum windows by Analog. And then nagkabit din tayo ng glass dito na tinatawag na reflective bronze glass. Sa paggamit ng reflective glass ay maganda itong tingnan at mukhang disente. Medyo mamahalin yung dating ng ating apartment kung gagamit tayo ng reflective glass. So mas maganda gamitin ito kasi kita mo yung tao sa labas pero ikaw na nasa loob ay hindi ka makikita during the daytime. Pero kapag sa gabi na, ay kailangan mo nang gumamit ng kurtina kasi kitang-kita ka na rin pag nasa labas sila. Kaya pag sa gabi, tara mo na yung kurtina mo. Dito para less maintenance, yung downspout natin ay nilabas na natin para kapag may problema ay mas madali itong gawin. Kasi hindi natin ina-advise yung mga tubo natin ay ilalagay natin ito sa loob ng poste kasi mas mababawasan ang tibay kapag yung poste ay nilagyan mo ng PVC sa loob. At hindi lang yon, pag nagkalik ito, ay malaking problema. So gumamit din tayo ng aluminum framing sa ilalim ng lababo para ayun na naman, makaiwas tayo sa anay, sa pagkabulok kasi lagi itong nababasa. So bali dito, gumamit tayo ng stainless na lababo para makaiwas tayo sa mga kalawang. So mas mainam na stainless ang gagamitin nyo sa mga paupahan. So ang tip ko sa inyo kung gagawa kayo ng paupahan, hanggat maaari ay maghanap kayo ng mga materyales na iwas anay, iwas problema, iwas maintenance. So yan ay mahalaga kapag tayo ay gumagawa ng ganito mga klaseng paupahan. Mga tol, gumamit din tayo ng steel deck dito sa paupahan na to. So ito yung tinatawag na pan-type design. So bali itong pan-type design ay ito na yung magiging kisame natin sa ground floor. Hindi na tayo magkakabit ng bagong kisame kasi ito na ang magsisilbing kisame. Yung mga partitions naman dito ay gumamit tayo ng mga metal stud, metal tracks. Yun yung mga lightweight material na ginagamit natin sa mga wall partitions. Gumamit tayo dito ng gypsum board at bison board. Nag-request si owner na sana ay ready na ito para sa third floor. So dito sa structure na ito, ang laki ng pundasyon natin ay nasa 1.5 to 1.8 yung mga butas ng ating pundasyon. And then ang lalim nito ay nasa 1.9 to 2 meters. Kasi nga medyo matubig dito, so nilakihan na namin yung mga pundasyon, yung mga parilya, para ito ay nakaredy na sa third floor. And then doon naman sa mga doors, sa mga room, gumamit tayo dito ng sliding door para makatipid sa space. So bali dito sa hagdanan, gumamit tayo ng angle bar. And then nilagyan natin ito ng steel matting at saka mga 9mm na bakal. And then binuhusan natin ito ng semento. Mas maganda ito kasi hindi ito madulas kapag umuulan. Kasi naka-expose yung hagdanan natin kung mapapansin nyo. And then sa railings, gumamit din tayo ng mga tubular na 2x2 at saka 3x3 para mas maging maganda ang dating nito. Sa mga nagtatanong bakit ganito lang yung ginawa natin sa hagdanan, kasi mas maganda ito kasi pwede natin itong tanggalin kung sakaling magpapagawa na or magdadagdag na tayo ng mga units. Para sa balcony naman ng second floor ay gumamit tayo ng out of the ordinary design para magmukha namang maganda at modern ang ating paupahan at para maging hindi pangkaraniwang design ng grills lamang. So bali ang dimension nito ay nasa 4 meters by 6.5. So bali 4 meters yung likod and then yung side niya ay 6.5. Ang total area nito ay nasa more or less 25 square meter.
And then sa second floor, meron po itong balcony na 1 meter. And then sa ground floor, meron po itong setback na 1.5 meters. So yung mga to, lumabas ang permit nito ng April 2019. At natapos namin ito ng September 2019. So bali nasa 5 months yung paggagawa ng order apartment na ito. At ang total na nagastos natin dito ay ang price nito nung ginawa natin ay before pandemic, and that is 2.2 million lamang. Kung i-divide mo yan kada unit, ito ay papatak na 550,000 per unit. So, sa mga nagtatanong bakit medyo mataas, kasi po ito ay nakaabang sa tatlong palapag. Pero sa ngayon, tumaas na yung mga bakal, tumaas na rin yung labor cost, tumaas yung semento. As of February 2022, ang magiging price po nito ng four-door apartment ay nasa 2.4 million pesos na, which is 600,000 pesos per unit. So bali, ito yung tip ko sa inyo mga tol. Kung meron ka rin namang extra na pera, mare, may isa kang milyon, and then bakit hindi mo ito pasimulan kahit isa o dalawang pinto man lang? And then kapag nakaipon ka na ulit, pwede mo itong dagdagan. At ang kagandahan nito, kada buwan ay may collection ka. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. I hope may napulot kayo sa video na to. At yung hindi pa po nagsusubscribe, eh, mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na video natin yan.